Ganda naman po. Sobrang surreal yung feeling ko para sa akin. Tsaka grabe yung experience. Tsaka yung love po na natanggap ko sa pagganap ng team po. Hindi lang po, of course, sa PAMAS po. Sa lahat po, sa PNTC po. Kaya sobrang ano po. Grabe yung pagiging thankful ko. Wala na ngayon pa. Unexpected yun. Sobrang. Parang bawas na feeling na nasa stage ka na, di ba? Ano po eh, sobrang magagaling din po. Pero no, okay, sobrang lahat sila mga pagkakal na artista po. Kaya ano po eh, yung dahil doon mas gusto ko pa maging feeling. So kung si Push sarili ko. Kaya ano po eh, parang na-appreciate ko rin yung suporta na natanggap ko from my fellow actors din. Pero because of your role, diba, did you expect that thing na mangyayari sa'yo? You will receive many awards because of your acting. Tama ko po, honestly, hindi ko, lahat po ng ginagawa ko sa buhay, ayokong naging expect lang something. Parang ginagawa ko talaga yun dahil mahal ko po talaga, tsaka ano po. Tingin ka rin sa kanila. Okay, sorry, sorry. Yes po. Sa kanilang lahat po eh. Kasi, of course, si Pepe Herrera, kasi I really look up to him po. Siya po yung isa sa naging role models ko na rin sa industry. Tsaka ano po eh, yung sila, Enchong D, lahat po. Yung pinanood ko rin kasi yung performance nila, sobrang masabi ko lang isang karangalan na makasama ko sila sa ganun. And yun ba, special child, papayag ko. Opo, kahit anong trabaho naman, hindi masama yung trabaho. Ano nang gawin ko po? Tsaka, yung pag-play ng isang special child po talaga, madikit po siya sa puso ko kasi I'm sure alam po ninyong lahat na nasa spectrum din po ako nung bata po ako. Kaya, I really just wanna do my best po na bigyan sila ng boses. Kaya, anytime, tatanggapin po po. And how do you feel na nominated si Maricel and si Lorde? Ano po, sobrang gusto ko rin maiyak para sa kanila kasi sila po yung naging mommy and daddy ko rin talaga eh para sa project ko na to. Kaya habang buhay ko rin po na dadalit na anak ko nila. Yung role mo parang ang dami nagdi-dream na maging role yes yung ganong klase, di ba? Yes po. Pero ikaw, ano yung naging challenge sa iyo doing that? Pinaka naging challenging para sa akin is to be very respectful about it po. Kasi alam po natin lahat na very, of course, medyo sensitive yung team na spectrum po. Kaya gusto maging respectful sa mga magulang po at sa mga bata na nasa spectrum. What's next to you after? Maple Leaf Dreams yung sa amin ni Miss Kira. Yung matagal naman na po namin na-shoot yun, pero yun yung next ko pong lalabas na movie. Rom-com. Yes po, rom-com po siya na OMW po kami ni Kira. Sinood po namin siya sa Canada po. Eh, hindi ka pinakabal kasi recently mentioned yung maganda ang rom-com ng mga pelikula na pinapalabas ng pelikula. Tapos may papalabas kay ni Kira. So, how... Kasi yung kay Kira, sa akin, yes, Kelvin, di ba? Yes po. So, how do you react to that na medyo hindi maganda ang takbo ng pelikula? Ano po, ako na lang, to be honest, mas gusto ko lang pa i-push na lang kahit hindi maganda yung mga nagyayari. Alam naman natin na sobrang isang karangalan pa rin yung magkaroon ng pelikula po tsaka yung magkaroon ng chance na maging artista po talaga po. Kaya for me, patuloy lang ako eh. Parang gusto ko lang po. Kasi mahal ko na rin talaga yung ginagawa ko. Kaya ayoko naisipin talaga masyado yung mga ganun na bagay. Kasi po, ako as an artist, puro for the love lang talaga po ako. Ayoko nag-expect in difference sa mga project na ginagawa ko. Dream role ba after doing that challenging role? Ano ba yung mga dream role na gusto mong gawin? Yung ilang beses ko naman po sinabi na parang pinaka-dream role ko talaga, Plastic Man. Plastic Man talaga po yung small so, ikaw na yung next kay ano po? Bong na bala. Opo, pero alam ko po sobrang mahabang, malaking. Handa ko lang papakat. Naman, papalakiin natin siya. Ay! Yung araw, katawa. So, may payat ng gano'n na medyo malaking na kwaso. Medyo fit sa mo. Parte naman yan, kaya di ko naman tatanggihin yan. Kaya ano naman. Saka may pagmamalaki naman, di ba? Oo. Sa magandang araw, no? Kaya yun po, parang for me naman, mga challenges na gano'n. Sa superhero. Tsaka ano po eh, yung isang dream role ko pa talaga, Mr. Suave din. Kaya lang
bong na para. Nalungkot ako, pinatanggal na yung balbas ko. Pinatanggal ngayon. Bakit ka pala? Bakit na yung balbas ka? Anong gusto ko lang talaga din po yung ano, yung itsura pag may balbas ako. Pero kasi kailangan may project. Hindi. Nagmamature kasi yung ano mo, yes, no? Yung itsura mo pag. Kaya yun, si Mami, pinapatanggal. Mukha kang baby boy na naman baby ngayon. Baby boy na, ay, totoy na naman ako. Pag ganun, yun ang tulad nun, yung costume, if everlasting. Katas yung si Mr. Suave, parehong pinagpapantasya. Ito ba rin kapag pinagpapantasya ng mga babae at mga babae? Opo, ready naman po. Kahit ako din naman nagpapantasya. Kanino? Kanino? Sino pinagpapantasya? Bale. Ready ka na mag-Biba Max? Paano yung mga tanong? Sino yung crush mo ba? Si Miss Kira, si Janelle, alam na nila tito, so sila pero pinapasahan si Janelle, pero sa beach ganun, si Janelle sobrang animal lovers siya, kira, sabi ang boyfriend niya si LA, may mga tao, kayo ba? Kaya daw hindi pwedeng maging sila ni Kelvin dahil nandiyan ka doon. Ano ba? Ito, yung sasabi ni Len. Galing sa iyo. Since ginawa mo ba yung hindi kayo na. Pero for me naman, choice na ni Kira. Kanya pa rin naman yun. Ako naman parang gusto ko lang siya supportan sa mga ginagawa niya. Ganun. Kahit anong project mo siya. So naniligaw ka ba? Sabi mo hindi o hindi na? Jowa na to? Hindi. Sabi mo kanina hindi o hindi na? Hindi pa. So para ano, what you see is what you get, parang gano'n. Cut din lang ah. Bulaklak. Gano'n lang? Oo, bulaklak. 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 Bag or pagkamahal. Siguro pagkain, yun. Pero LA. Yung mga gano'n para kay mami ko lang binibigyan. So pagkain at bulaklak. Pero LA, nagselos ka kay Kelvin? Para kay Kira, nagselos ka ba? I'm sure naman marami nagselos. Marami talaga nagselos. Miss Kira naman yun eh, kaya marami naman magsiselos dun. Tsaka ako naman parang happy ako eh. Happy ako na first ano niya 'to eh, first lead role ng movie. Kaya yes. Doon ako sobrang na proud sa kanya. Lalo na yung pinagdaanan niya pa sa nangyari sa kanya na grabe yung ano, grabe yung pagkalakas niya. Hindi, yung ano, yung dating nagka-issue siya back then eh. Oh, yun, 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 eh. Kaya yun. Paano mo siya sinuportahan nung mga panahon na yun? Maraming ano po? Tinry ko lang na pasayahin siya na kahit yung mga maliliit na bagay lang, yun ay pagpipigil ng pagkain, magpapatawa sa kanya. Yun na lang yung best na magagawa ko rin. Kasi alam naman natin hindi rin biro yung ma-bash or mabuli. Kaya ano po, mahirap din talaga. Kaya yun po, congrats sa kanya kasi ang ganda rin talaga ng movie. Nanood ka na? Pinanood niyo? Napanood ko pa pero hindi ko pa natapos kaya maganda po siya. Kasama mo siyang nanood? Hindi. Ikaw, ano yung bashing na medyo na-affect ba? Ano daw? Hindi daw pogi. Oo, medyo na. Lalabas. Sorry, Willem. Babalik ko may lalabas daw. Pero yung sa masagot ko lang po yun, ano yung alam? Yung bashing na na-affect ba? Lalabas. Ako, sa totoo lang, wala pa talaga eh. Pag binash ng mami niya, doon ako ma-affect. Nasad po ako dun, pero at the same time, kilala ko naman si Inay na sobrang mabait talaga sa tao. Kaya, ano po, deserve niya pa rin yung lahat ng pagkakas. Ang galing ng sumunod doon, di ba? Mami, galing.
rap, ano, na album. May bago ka bang song? Hindi po album, more on singles muna po. Saka ano po eh, pag-start din ako ng parang YouTube channel ulit, buhayin ko lang. Kaya yung habang wala pa po ang acting project ngayon, mas inaabala ko talaga po kayo music. Kumanta ka nga ng live sa Good Morning Kapatid. Nakita niyo po yun. Yung latest single ko po is, yung kanta ko rin po sa movie. Yung ang rekomenda ng OST. Wala pang kasunod. Yung kasunod po nung sana, kaya trabaho ko sa Star Music. Music ni Jonathan. Sana ako manalo. So magpo-focus ka muna sa singing career mo ngayon. Opo. Sa ngayon na wala rin pa akong project kasi po ngayon for my acting po eh. Tsaka music talaga po yung ano kayo. First love ko. Kaya na-enjoy ko. Yung YouTube mo, anong title? Ellie Santos. Anong content na dyan? Yung content po na gagawin ko. Live sessions. Kantahan. Paabutan lang ba? Ano? Pataasan na nota. Kala ko kung anong aabuting no. Ano bang peg mong singer? Pinapeg kong singer talaga ano eh, si Chito. Yung lulukang ko, Chito Miranda. Hindi naman siya. Nagpapaabot no. Ano ba? Si... Hindi ka ba malastel na napakataas ng nota? Hindi. Ano po, parang siguro Harry Styles din talaga. Harry Styles. Uy, sexy magdamit si Harry. Kasi sexy ka ba sa YouTube na damit? Walang damit. Willing ka na medyo may skin sa YouTube channel? Tsaka sa pagdadala naman po. Gigas mo ba si Kira sa YouTube channel? Trying. I will po. Tsaka hindi lang naman si Kira, mga iba din mga artists po. Si Janela, tsaka tatry ko rin sana si Miss Jane, yung mga nakukulat sa Darjeeling. Para, sorry makita niyo siya yung mga magaling. Ongoing na ba itong YouTube mo o buhayin mo lang ulit? Ongoing na po, ginagawa, yun po yung ginagawa ka. Hindi pa siya ever na. Kanta namin mag-urban. Tapos, speaking of pagpapasexy, may mga pag-may naka-offer ba sa'yo to do? Hindi naman yun talagang very religious. Pero medyo sexy role. Meron mo offer. Ayoko lang pa sabihin ka na siyempre, G-Jinx. Pero yung role in, medyo, more on action siya eh. Sexy. Tingnan natin kung mapush through. Ayoko rin muna yung sabihin. May idea ka kung anong pa-sexy. May idea ka na kung ano yung pa-sexy natin. Mas action bro. Pero may mabalong pa. Yun ang idol. Alam naman yung sabihin. Pero papayag ka? Papayag pa ako. Tsaka papayag ako basta may tamang preparation. Ano preparation ginagawa mo for the time? Papalaki nga. Anong reaction mo na kung magkakahit nanalo ka na sa FAMAS pero yung ibang award giving bodies hindi ka na nanonomine? Ano po, wala naman ako against doon. Parang syempre wala rin naman sa control ko po yun. Kaya ako po happy lang naman ako na kahit manominate lang, kahit hindi manalo, ganun. Sobrang happy po ako na nakikita ng mga tao yung pinaghirapan ko doon sa character ko. Pero ano masasabi mo na marami rin naniniwala doon sa talento mo bilang magaling? Ano po? Dahil they give you an award, diba? Sobrang thankful po ako doon na hindi lang nakikita ng mga tao gano'n ko na-appreciate talaga po yung design. Iba yung pinagdadaanan talaga ng mga yung artista na gusto talaga po nilang gumawa. Sobrang hindi biro yung pinagdadaanan. Napanood mo yung ano, yung video na ginawa ng ABS para sa inyo na nanalo sa FAMAS. Yung congratulatory video sa inyo nila, Papa P. Napanood mo? Abo na. Naramdam mo nung ano, nung una mong mapanood yun? Kasi kasi tatlo lang yata kayong ano, di ba? Na grabe po yung ano talaga eh, na feel ko lalo nung FAMAS po. Parang pinaka nasa itatakbo lang sa isip ko noon na I need to do more, parang ganun. Kasi yun ay may mga taong wala po na ayoko naman biguin yung pagkakatiwala nila sa akin. Saka
makasama lang si Papa Pig. Sobrang malaking bagay na po yun. Tsaka, nung nalaman ko po na parang kami tatlo lang from ABS po, di ba? Oo. Last yung ano lang, special awards yung iba. Di po makapaniwala din eh. Wala na ngayon nakita ko yung video. Grabe. Hindi ko po alam sa sasama. Asan bago na artista pa na ako naman. Hindi ko naman din ini-aim yung ano eh, yung sumi. Hindi ko ini-aim yung kasikatan, gano'n. Ini-aim ko lang talaga, magaling na. Pero sa mga...